Nice one, guys. Congratulations to the winners. Naku, Kaloy, 46 days na lang Pasko na. I can feel it. And as early as now, alam mo naman tayo mga Pinoy, syempre, magde-decorate na yung mga as yan. As early as September. Oh, diba? Oh. September 1 pa lang. Parang pwede na, no? Pwede parang na. Hindi na sumabay sa dami ng mamimili. At kung gusto nyo ng guide sa pamimili, eh, kami na ang bahala. For today's video, sasamahan tayo ni Shuvi mamili ng Christmas lake. Aba, nandito pa lang si Shuvi? Oo naman. Go, Shuvi. Let's watch this, mga kapuso. Shuvi, nandiyan ka ba? Maaga at mahaba ang pag-celebrate natin ng Christmas this year. Kaya naman, nagdala talaga ako ng checklist para wala akong makalimutan, mga kapuso. Simulan na natin ang pamimili ng Christmas decors. Tara, pasok tayo! Kailangan ko ng tulong, mga kapuso, para tulungan ako ngayon sa paghihirap ng aking puso. Kailangan kong tawagin ang isang pinakamalakas, Miss Abby Chan! Ayan yung star owner po. Good morning po! Good morning. Saan po ba ako magsisimula? Ang unang-una kasi, titignan mo muna yung area mo. Kukonsider mo kung malaki ba o maliit. Ano ba yung mga hilig mong color? Medyo neutral ba? Ang masasuggest ko, yung mga metallics natin ng mga neutrals. Meron tayong mga tinatawag na champagne, na haluan din natin ng cream. Mm-hmm. Mag-accent tayo ng konting gold and silver. Ayun, maganda siya, 'di ba? Medyo hindi bright yung color niya, pero medyo may shine pa rin. Yes. Christmas flowers. Siyempre din tayo sa pambansang flower, poinsettia ng Christmas. Ito yung maganda, parang medyo cream siya, na may mga glitter sinashampit. Next po sa ating listahan, Miss Abby, is ano, ribbon. Ayun, check ng ribbon. Christmas lights. Christmas lights kasi, mag-mix ka na lang ng ano, warm and saka white. Parang medyo may color combination. Kailangan ko pa ng fillers, Miss Abby. Hanapan mo pa ako, Miss Abby B. Sige na, B. Ito, perfect. Ayun, ang ganda! Ayun na, kumpleto na ang ating checklist. Tara, mag-design na tayo, Miss Abby. And that's it for our final product. Ito lang naman ang ating Christmas thing na tapos. Abby for today. Maraming salamat. Ayun, mga kapuso. Ito, Miss Abby Tan. And that's it for today's video! Ayan, mga kapuso, sana nakapulot kayo ng tips from Shuvi. Yes, of course. And more tips from me and Kaloy. Bukod sa ibinida ni Shuvi, meron din kaming suggestions ni Kaloy. Yes, nakakakita na ba kayo ng foldable Christmas tree? Eh, heto ay papakita ko sa inyo. Ayan! Ito kasi lagi usually problema sa natin sa storage. Laki nga ng puno, ang ganda. Tapos itatabi mo, ito naman. Kumakain siya ng space sa bahay. Pero itong foldable, oh, napaka-cash-cash sa bahay. Gawa ito sa high-quality crafting paper na madali lang buuin at itago after the holidays. Yes. Tapos sa ang Pasko, my gosh, paano gagawin ko? Ah! Ha? Flat na siya! Bilis! Nakaligpit agad. O, diba? May decor na rin to, kaya wala na kayong poproblemahin. Meron na rin itong lights, ribbon, Christmas balls, at star ornament. Kaya all in one na. Oh, yes. Then pag itatabi nyo na after Christmas, yun nga, again, itutupi nyo lang siya ng ganito. Parang may dalawa siyang klase. May this one, tas ito ring isa. Meron siyang parang awang dito sa loob. Oh. Pwede nyo lagyan ng mga regalo ninyo. And or store any storage. Mga items nyo. Right. Kung kunwari, minsan di ba iba, sinasandal sa pader. Ito, yun, pwede. O yan, pwede nyo gawin. Mas makakasave palalo. Galing! No? Nice. Ayos yan, Kaloy, ha? Nako, pero kung talagang wala na kayong space, pwede pa rin kayong mag-Christmas tree. Dahil meron din tayong option na nilalagay sa pader lang o yung tinatawag ng mga wall Christmas trees. Parang perfect yan sa mga malita space tulad actually, ko sa ba, ano, no, place basta ko. Basta meron kang, kunwari, baka tanggalin mo, pwede doon. Thank you! There you go. Oh, yan, kita nyo naman. Christmas tree. Ito yung wooden tree, Kaloy, sa may bandang dulo. Ito, yes. Ayun, cute din ito, artsy-artsy ka, tapos may pagka-craft, no? Medyo shabby chic yung dating, right, di ba? Parang ganyan. Pasado sa mga millennials. Tama. Ayan, meron kaya. Ito naman, meron din tayo yung wooden wall tree. Ito nga yung gawa sa felt paper. Ayun yung wooden. I'm sorry. Ito naman, wooden. DIY felt tree naman, yes, ito. Yes, it's made of different materials. Space saver. Mm-hmm. Pwede niya sabitan ng mga iba't ibang ornaments din, di ba? Perfect. Mm-hmm. Yes, iba't ibang design depende sa inyo. At kung gusto naman na maiba, meron din tayong chicken wire Christmas tree, aba? Kanina pa hinahanap yung mga manok kong alaga dito. Wala na, ginawa niyong Christmas tree. Kailangan lang i-form na parang cone.
ang isang flat chicken wire at voila, may Christmas tree ka na. Para siyang medyo industrial look naman kung yan yung type mo dun sa bahay mo, di ba? At kung ina-budget kayo tulad ng tatay ko na maraming manok sa bahay, pwede niyang gamitin. Meron pwede mo pala natin gamitin manok? Tatay eh. Meron pa! Oo. Tatay, please, pang isang ano lang, isang cage lang para sa Christmas. O, di ba, Christmas is for everyone talaga and the options are endless sa pagde-decorate. So for Christmas finds, tumutok lang sa Unang Girit! Aba, akin na ito, perfect idea itong sa manok. Lalagyan Dagi mo sorry ng sa manok, sa bunso mo ha. Yung sisiyo kasha dito eh. Oh, nice. Etong ganda rin ito. Dek.